Hi guys! Naranasan mo na bang gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos pero hindi mo magawa? Gusto mong gumawa ng mabuti, ngunit palagi kang nadadapa? Tara, pag-usapan natin! Today's video, ang share ko sa inyo, how to do the will of God. In Matthew 11, verse 28 to 30, Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Sa verse 28, in order na magawa natin ang kalooban ng Diyos, ay kailangan natin lumapit kay Jesus. Kaya sinasabi ni Jesus na, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Bakit? Kasi si Jesus lang ang nakakaalam kung paano magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya gusto ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya kasi alam niya na apart from Him, we can do nothing. So, kahit anong gawin nating kabutihan, ay hindi natin ma-bless ang Diyos sapagkat wala si Jesus sa buhay natin. Pero kapag lumapit tayo kay Jesus at tanggapin siya bilang Lord and Savior sa buhay natin, aalisin niya ang bigat ng ating karamdaman, papatawarin tayo ng ating mga kasalanan, at tutulungan niya tayo paano gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, "Come to me." So tayo ang may kailangan kay Jesus. Tayo ang dapat lumapit sa Kanya sapagkat si Jesus ay Diyos. Tayo ang may kailangan sa Kanya para bigyan niya tayo ng kapahingahan. Sa verse 29, sinasabi ni Jesus, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Para magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa, ay kailangan nating makilala si Jesus. Kailangan nating matuto sa salita ni Jesus, at kailangan nating malaman ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pagkilala natin kay Jesucristo. Kaya sinasabi niya, "Learn from me." Dapat matuto tayo kay Jesus. Matuto tayo sa salita niya. Matuto tayo sa batas niya. At sinasabi niya, "Take my yoke upon you." Ano ba yung yoke? Ang yoke ni Jesus na gusto sa buhay natin ay yung makilala siya. Ang yoke ni Jesus sa buhay natin ay tanggapin siya bilang Diyos at ang kapagligtas ng ating buhay para magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. In order to do the will of God, you need to learn Jesus. In order to do the will of God, you need to take the yoke of Jesus. And the yoke of Jesus is to learn His word, to learn His will sa buhay natin in order to do the will of God. Kasi na-please ang Father ni Jesus kapag natuto tayo sa salita ni Jesus Christ. Sapagkat walang nakagawa sa batas ng Diyos kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Sapagkat siya nga ay Diyos, alam niya kung ano ang nakakabuti at alam niya kung paano ma-please si Lord at alam niya paano gawin ang kalooban ng Diyos ng kanyang Amang nasa langit. So in order to do the will of God, we need to learn Jesus. At yes, hindi madali. Yes, napakahirap. Pero si Jesus, tanda natin. Ano ba yung katangian meron si Jesus? Sinasabi niya, "I am gentle in heart. I am gentle and humble." See? Napakabait ni Jesus at mapagpakumbaba siya. Hindi siya madali magalit. Napakahaba ng pasensya niya. Yung love niya is infinite. Walang katapusan yung pagmamahal niya. Hindi kaya sukatin ang pagmamahal ni Jesus sa buhay natin. Kung paano ibinigay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanya. Ganun ka-importante na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ganun ka-importante na makilala natin si Jesus sa buhay natin. Kaya sinasabi ni Jesus, "Take my yoke upon you and learn from me." Learn everything about Jesus. Gusto ni Diyos, gusto ng Ama na sa langit na makilala natin si Jesus. Makilala natin yung mga katangian ni Jesus.
kung ano ba ang ginagawa niya nung nasa nandito siya sa mundo. Ano ba yung ginagawa niya, 'di ba? Ang aga niya gumising para manalangin sa Ama, humingi ng gabay, humingi ng patnubay sa kanyang Ama na, Lord, hindi ang will ko masunod kundi ang kalooban mo, kundi ang will mo ang masunod. Kaya ganun, gusto ng Diyos na makilala natin si Jesus. Gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng kanyang bugtong na anak na mapagpakumbaba, mapagmahal, hindi magalitin, hindi mayabang, kundi masunurin sa kalooban ng Diyos, masunurin sa batas ng Diyos. At yun ang gusto ni Jesus para magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Sa verse 30, sinasabi ni Jesus, "For my yoke is easy and my burden is light." Bakit? Kasi kapag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior sa buhay mo, you will receive the power of the Holy Spirit of God. And when you receive the power of the Holy Spirit of God, tutulungan ka niya paano ma-please ang Diyos. Tutulungan ka niya paano magawa ang kalooban ng Diyos. And when you believe the name of Jesus, everything is light. Bakit? God will do it for you. Jesus will do it for you. When you believe the name of Jesus, He will do it for you. Si Jesus ang tutulong sa iyo para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi niya, "For my yoke is easy and my burden is light." When you receive Jesus, when you believe Jesus, then the burden becomes light. Thank you and God bless. Sana may natutunan ka sa video na ito. Now yung pagpapala ni Diyos ay sumasa inyo. Amen.